So, ayan, magandang hapon sa inyong lahat, mga masters. Welcome back dito sa ating shop, Easy Airsofts. At ngayon, ipapakita natin yung available lineup natin ng double bell rifles. Ayan, makikita nyo naman, mga master. Okay? Ang pagkakikisig ng mga AEG or auto electric gun natin. So, ito yung mga electric gun natin. Tingnan nyo maigi. Natin from the side. Okay, naka-ready na lahat yan, mga master. So, itong nasa harapan, itong unang-una nating tinitignan, ito yung D-Bell 057. So, tingnan nyo yung itsura niya, mga master. Para kung trip nyo siya, diba, sasabihin nyo sa amin. Ito naman yung D-Bell 059M. Ito yung John Wick rifle. Ang katumbas dito sa ENCI yung EC855, mga master. Okay? Yan ang kanyang magazine. Pero ang difference sa magazine nito, disuse, mga master. Ang pangatlo, mga master, ay yung ating D-Bell 038 na rifle. 038 na rifle. Ayan, may naglalagari pa. Ay, tayo dyan. Anyway, next ay D-Bell 036. Ito yung M4A1, mga master. M4A1 rifle. And yung last, ito nga palang 036 M4A1 ay full metal. Pero itong last, D-Bell 078, ay M4A1 na full plastic. Plastic din po yung kanyang dulo. Pero malakas din to, mga master. So, ito yung lineup natin, mga master, na budget meal, kung tawagin, okay? Pero ito mga unit ito, it doesn't come with battery and charger yet. So, ito 7.5, ito 9.5, ito, if I'm not mistaken, 10.7 or 10.5, mga ganun. So, 10 plus lang ito, itong tatlong to. Ito, 12.4 pala, sorry. 12.4, 10.7, 10.5. Okay? Anyway, you can PM us for the prices. Pero yung dalawang pinakamura, ito, 7.5. Ito, 9.5. Pero testingin natin lahat to, mga master. So, papakita ko sa inyo ang test video. Oh, ayan na nga, mga masters. Nakita nyo yung ating lineup ng double bell rifle. So, testingin na natin. Iko-crawl na natin bawat isa para mapagpilian nyo, and may feature ko rin bawat isa sa inyo, mga master, kung paano siya gamitin at makita nyo rin yung performance. Ayun yung may battery, master. Talk to me dulo. Okay, so mag-umpisa tayo sa D-Bell 057, mga master. So, kakabit ko yung battery. Bigat din, mga master. Bigat, parang mabigat pa siya sa ENC. Okay, D-Bell 057. So, dikamot, 300 rounds magazine. So, kamutin na natin. So, nilagyan na namin to ng LiPoly battery for testing. Okay? So, ito ang ating chrono. So, tingnan nyo muna maigi yung itsura niya. D-Bell 057. Budget meal rifle. Alright? So, meron siyang nakalagay dito. Property of U.S. Government, M4 Carbine, Colt's Patent Firearms. Alright? So, chrono natin. Firing. Okay. So, hindi rin to ganun kahaba. Parang CQB yung length. So, unang putok, 395.4. So, almost 400. Isa pa. 397.2. So, walang adjust ng hapap yan, mga master. Kung ano lang yung nandyan, yun na yun. 397.6. Pero I think, kung tamang adjustment ng hop-up, it will be at 400. 400 FPS. So, natin. Test natin. Full auto. Ang
daming bahala ni Master. Okay. Ayan. Okay na yun, mga Master. So, okay. So, tanggal natin yung magazine. And, pag tinanggal na yung magazine, usually may mga dalawa hanggang apat na bibis na malalaglag, mga Master. So, again, that's D-Bell 057. Okay? Na rifle. So, ang galing ko lang yung battery para subukan naman natin sa susunod na unit. Alright. Ang isusunod natin, mga Master, ay yung D-Bell 059M or also known as the John Wick 2 rifle. Ayan, mga Master. Lagyan natin natin yung buttstock. So, hinahatak lang to para mag ano yung lock sa ilalim. And kapit natin yung battery. Okay. Alright, so this is yung John Wick 2 rifle. So ito yung kanyang magazine. Yan po ay disuse. Diyan po sinususian. So sasalpak ko. Hindi pa ito nakasuse, mga Master. Pero ganito yung kanyang suse. Kaya wag na wag niyong iwawala, mga Master. So i-roll lang natin. Roll tayo ng bibis. Alright. So, chrono natin, mga Master. D-Bell 059M or John Wick 2 rifle. So, yung kanyang buttstock, okay? So, hindi ko nagkakabit para matest lang kaagad natin ng mabilisan. So, chrono. Semi-auto. 416.1. So, malakas to. Long barrel eh. 416.1. Firing, 415.7, 411, 417, 417.2, 412. Okay, so test na natin. Medyo timing ng tunog niya, ganda ng tunog. Master Jigs. So, ayan. Semi-auto muna ulit natin. Tanggal ang magazine. Dalawang semi-auto para ma-clear. Alright. So, ibabalik natin yung ibang BB. Sayang yung ibang BB sa mga Master. And, ito tayo sa pangatlong unit. D-Bell 038. D-Bell, kapit muna natin ang battery. So, itong 038, mayroon siyang built-in suppressor, mga Master. Pakita ko sa inyo. Naka-built-in suppressor. So, ayan. D-Bell 038. Ito po. Ang kanyang dulo. So, ayaw ko lang, may kasama ba itong ano, front sights? Kasi may rear sight eh. Wala. Ah, wala lang kasamang front sight. Pero may rear sight siya. So, kind of unusual. Alright. So, test na natin. So, ano? Kamot tayo ng konti. Firing. 408.8. So, halos nasa mga 400 plus din po yung mga double bell rifles sa atin ngayon. Dati mga 300 plus lang talaga siya. 407.4. So, lumalaban-laban na siya sa ano? Sa ENC. 406.6. Tama tayo kante. 408, pinakamataas na reading. So, firing.
yun, tanggal ang ating target. Alright, so again, D-Bell 038. So kung gusto nyo ng gantong unit, master, message lang. Ito yung isa sa mga budget mill rifles natin. Okay, so tanggal lang natin to dito para hindi maglabo-labo. Tanggal ulit tayo ng battery. At ang next natin, mga master, ay D-Bell 036 M4A1. So ito, marami naghahanap nito. Tapos, super budget mill pa. 9.5 lang, mga master. 9.5 lang, sold na. Okay? Pero, syempre, ang battery nito, mga master, sa harap. Paano tatanggalin? Ano nyo to? And, ayan. Pag-abit natin yung battery. So, pag natin dito, let's see the performance niya. Pwede ko nakakabit yung ibabaw, mga master. Gusto lang naman natin i-chrono yung M4A1. Kamot, kasi di kamot din ito. Firing. Yun, 421.3. So ito yung M4A1 na full metal, mga master, ha? 421, parang ENC na rin, mga master. Pasiglakasan na rin ang ENC. 426.8. 426.8. Last. 424.7. Alright. So, isa pa. 429.2 or 27.2. So, not bad siya, mga master. Alright, so okay. Full auto tayo. Firing. Okay. So, parang palobat na yung ating battery. Natin. And again, ito ang D-Bell 036 M4A1 na full metal. Tanggalin na ulit natin ang baterya, mga master. Okay, putok muna natin ang semi-auto. Sana umabot sa ating huling rifle. D-Bell 078 M4A1 na plastic. Plastic to, mga master. Nalaglag na. So ito. Bayan natin. And kabit natin sa ibabaw. Plastic na natin doon sa ano. Alright. Tapos ito na rin ang gamitin nating magazine. Okay, hawak ko na lang yung battery ng master. So, firing. Again, full plastic to. So, sobrang gaan niya, mga master. Wala ang... May metal lang dito ay yung gearbox. Aluminum. Ito mo? Halos kasi yung lakas. 427.5. Full plastic to, mga master, ah, pero malakas. So, gusto niya super budget meal, 7.5. 430.5. 430.5, last. 427.8. Full auto. Alright, so okay na okay rin siya. So again, mga master, ito ay D-Bell 078 M4A1 rifle. Ito yung plastic, full plastic po ito. Unlike itong 036 M4A1 full metal. So mga master, yung mga nakita nyo, ito yung mga budget mill rifles natin. Pag may natripan kayo, message lang kayo dito sa ating shop, Easy Airsofts. At of course, check out our website, www.easyairsofts.com. Magandang tanghali, mga master, and kita-kits!